na parang gumagawa siya ng mga certain plays na hindi napapansin ng karamihan, pero yung pressure na binibigay niya, nabibigyan niya ng isa pang bagay na iintindihin yung kalaban eh. Kaya nagiging free sila Demon Kite, sila Aqua sa pag-ikot-ikot at pagkuha ng pickups din. Well, Nats ay magiging kalaban ni Tree Martizzi. This time, babalik ang TNC sa kanilang main five. Si Kose ang maglalaro. This time, uupo muna ang kanilang marksman na si Toshi. Kose is known for the farsas na uso ngayon, mga lunox. Pwede ba natin yun makita dito sa Picks and Bans? Pwede natin makita yon at pwede rin siyang kunin ng RSG. Kasi usually, nakikita natin ang drafting pattern kapag TNC, RSG ang kalaban, or TNC ang kalaban rather, is tinatanggalan talaga nila ng heroes agad-agad si Kosei. Si Kosei kasi talaga, alam nila no? Na kapag ka nalagay sa isang pwesto na hindi komportable si Kosei, doon na nagkakaroon ng opening for them to actually just punish and win mismo yung gold lane. Yun nga eh. Actually, ang nagpana na mismo ng hero ni Kosei ay ang side ng TNC. That is going to be the Farsa for their priority 3. Priority 3. Oh, tama. Yan. Gusto ko yan. Priority 3 bans. Meanwhile, RSG. Wow, Matilda si Lena respecting P-God. Taas din ang emphasis kay P-God lately sa mga games kung saan pinapunish siya ng pinapunish sa kanyang positioning. Eh, light hero din to eh. Light hero. So it makes perfect sense para sa side ng RSG na tanggalin since mayroon kang dalawang capable players na gamamit ng hero na kami. Mukhang Ling ang unay ngayon sa if this open, no other reason para hindi kunin ang Ling sa ngayon kontra sa RSG. TNC. Maganda nga yung Ling opening. Eve, maybe Wolf? Eh, pwede rin natin makita na kapag walang Farsa ay pinipili ng mga teams. Isa din yan sa mga pinipick ng RSG. For sure. Eve yung top priority din na position for. Ah, there you go, Ling. Ling nga. Oo. There's a reason why they banned out the Hayabusa dahil mas ibibigay nila yung Ling. So, kailangan mo ngayon ng panghuli. Yep. Any specific heroes here, Butters? Nakikita natin ang RSG sa mga Esmeralda Prio Picks, sa mga Eve Prio Picks. Kagura ay open na din ngayon. Yep. Pwede. Joe is actually open. Ang daming ways eh. I don't think that they have to stress ngayon as of now dito sa first two picks nila yung pangsagot agad-agad dito kay Ling. They can just leave it out a bit eh. X-Borg o kaya back siya yung pa-prioritize dito ng RSG eh. Yung mga Demon Kite na heroes. Esmeralda instead ang kanila kinuha. So, Esme Eve siguro. Mapupunta na to kay Mr. Oh! Grabe naman! Dalawang grabe. Binigay. Dalawang binigay natin. Wala. The Eve Meralda. Para sa Eve side ng Meralda. RSG. Analyst Manjin, ladies and gentlemen. Now for our for TNC, kailangan nila ng pampasok sa Eve. Or maybe pang shred ng Esmeralda. Lapo siguro. Lapo? Lagi natin nakikita na pagkaling ang kinuha ng TNC first pick, ang sumusunod Kufra. Kufra, so, may para kay Light. May possibility na kunin nila. Or probably Kakagura para siguro kay P-God. Secure na kagad. Tama eh, no? Pwedeng Light P-God na kagad to eh. Kumbaga, hindi na nila pwedeng ibigay pa. There you go, the Kagura. Gags. And we're waiting for someone that can enter. Kufra. There you go. Oh, standard picks para sa TNC. Standard Light Hero, P-God Hero. Pwede rin naman siya kay Kusei. Although, alam natin na hindi na ganun ka-favored ang mga gold lane mages. Yeah. So, RSG. Okay, they have the choice now para kumuha na kanilang jungler. Or nakawin na nila yung mga... yung Baksha, for example, na like I said, ginagamit nila para kay Demon Kite. Or X-Borg siguro. Kaya naman ay Benedetta na ginagamit palagi ng RSG. RSG ni... basta pwedeng Demon Kite na to eh, no? There you go, the Benedetta mula kay Demon Kite. Now, ang hinihintay natin ay yung mga bans coming out from both of the teams. We're waiting for the 3-mar hero. Rerespetuin to ng side ng team ng RSG. Any thoughts dito, Butters? I think Lapu napakita ni... Rene J kanina kung ano yung kayang gawin Lapo against eh, no? an Eve. So, there is a possibility na baka tanggalin yun given na hero din ni Tree Martizzi. Yeah. Yung show din ay pwede yung siguro. Yung show pwede nila tanggalin kung gugustuhin nila. Pero kasi naniniwala ako ngayon na ang TNC naman, possibly magbaban out sila ng tanks na pwedeng kasama ng Benedetta sa pag-ikot.
Yun nga eh, yun ang kulang ng RSG. Lunox ang binan nila. Si Kosei pa rin ang kanilang pipiliin kesa si Trimar. So, pwedeng Alice last ban siguro RSG para lang mawala yung kapangyarihan ni Kosei. But meanwhile, TNC, tignan natin ngayon. Sumasayaw-sayaw pa si Nats actually kanina dito sa game na to. TNC taking their time in this ban. Popple and Koopa, the ban for the side of TNC. Na pwedeng ibigay actually tama kay Aqua yep. So, and kay Heat. Pwede rin kay Heath na yun, upunta ka sakali. O kaya kay Iacno na ginakita natin sa side lane. Gold lane na Popple and Koopa. We'll see. RSG looking for their XP lane, tingin ko. Kasi itong Benedetta, usually ginagamit nila para kay Demon Kite. Pero pwede rin naman ito kay Nats. Pwede sa gilid eh. No? May Uranus pa sila daw. Your team is your dead. Team RSG. Kaso kailangan nila ng catch. Dahil dalawang slippery sa side ng TNC. Maybe Cho ang kanilang kunin. Agad. But we're waiting for the ban. Kaya yung Akai usually na ginagamit. Yun yung Phobius. As last ban this time for the side of TNC. Nakikita ka natin ngayon yung itsura ni Trimar na sobrang focus dito sa pag-ban. I think another tank pa rin. There's a possibility na tank heat? Pa rin yung pag-guard nila. Well, I think Rafa, iban yung Cho dito para sa ban. TNC. Kailangan iban yung ano. Cho okay. Dito. Yeah, ang ganda ng Cho actually. Kundi, oy, Grock! Tank pa rin talaga eh. Kasi kailangan mo kontrolin si ano eh. Si Demon Kite. Tsaka si Demon Kite. Oh, kasi kapag ka, kunyari si Demon Kite, nakita niya na yung tank niya kaya din mag-invade. Yun yung maganda din sa tatlo eh. Sa Pasma Duo, tsaka kasama si Demon Kite. Na parang nasasabayan ng dalawa with the veteran moves yung ano, yung pagiging agresibo ng isang rooking Demon Kite. Yeah, at mukhang yun yung nerespeto ng TNC, yung Pasma Duo. Oh. Pero side lane muna ang pipiliin ng RSG. Mag-a-adjust sila this time. Nanakawin ba yung Cho ni Trimar? Yep. Kukunin niya ba ito? Nakaw kay Mr. Heat? O iba, makikita natin. Tingin ko Lapu ang kunin nila. Lapu na talaga. TNC, pang go din dun sa may Eve, sa may likuran. O kaya naman Tamus na meron ding pang cancel. And Tamus is great versus the Esmeralda. Tas decente naman siya kontra sa isang Ruby. So yun yung mga pwedeng choice dito on the XP lane para kay Dreamer TZ. Kosei, hero ang hinahanap natin ngayon. Might be somewhere along the lines of Nathan o kaya Chang'e. Alice sa mga standard. Oh, sobrang TNC pa rin ang draft na to. Parang MPL Season 7. At ayun yung Lapu. Ayun nga yung Lapu na in-expect din natin. Standard lineup for TNC. No marksman. At ito yung kanilang main favorite heroes for both for all of their players. Ito na ang kanilang trump card. What is the answer right now for RSG? I think you go Cho ngayon o kaya kaso parang hirap ang Cho din eh pero wala silang catch. Akai or Atlas? Atlas pick. Yung Akai could be there to protect. Could be good para sa RSG. Pero ito pumili na sila. Harith! So tank Ruby ulit para kay Heath. Okay. Harith yung ipangtatapat nila doon sa isang Alice and Iacno is amazing with that hero. Ang ganda ng pagkakasetup nila doon sa ano eh. Sa yung mind games sa pinakita nila doon for the side of RSG. Na parang hindi clear kung ano ba talagang kukunin. And a lot of us thought na that is going to be a tank pick. Kasi nga pwede din gamitin sa side lane bigla si ano? Ruby. Si Ruby. Yeah. Pero, kung papansinin mo, it makes sense din na ang talagang tatapatan mo ng isang counter na hero or isang comfort hero ni Iacno, si Kosei. Yun nga eh. Kumbaga, parang ano natin, Alice versus Harith. Alam naman natin the usual. Kung ano yung nangyayari talaga dyan for the first few minutes of the game. And kilala natin si Iacno kung paano siya maging aggressive din. Lalo na sa gold lane. Even if akala natin na hindi siya nananalo, alam niya kung paano i-push yung mga heroes niya to the certain limits at kaya niyang parusahan yung pagiging overconfident nung isang katapat niya in lane. Kailangan maging careful ni Kosei, lalo na sa early stages of the game. This is game number 1.
We have here the Pasma duo. Nakita na natin tong Ruby tank. Actually, not bad, no? Lalo na sa kamay ni Heat. Nagamit na gamit din at nakakapag-set sila. Ito lang yung main setup ng side ng RSG. At kung iisipin mo, Butters, ang gandang combo rin. Kumbaga parang etong Ruby ay may pagka pwede mong halintulad sa Johit. And alam mo, ang naisip ko lang dito talaga is panghuli lang nila sa makukulit eh. Sila Pigat, sila Chu. More or less talagang yun lang yung pinaka-purpose yung ngayon eh. Correct. Kasi pagka, kapag ka masyado mo nilagyan din ng ano, masyado mo din nilagyan ng thought yung initiating prowess niya. Oo. It's not as strong as other heroes, pero kasi on the it's not as strong as the other heroes na nasa tank position, pero reliable kasi ito eh. Yeah, at mukhang Gana naman talaga. Speaking of Gana, ay Gana din yung matchup between Nats and Dreamar. Na-witness natin yung freeze of the lane na ginagawa ni Nats against Dreamar. Doon mo malalaman na talagang napaka-solid ng XP matchup. Dahil sa nangyayari dito, look at this. Ginamit na lang din yung skill at nag-sacrifice ng buhay pero mapapauwi siya. Ang maganda sa ginagawa ni Nats is overall sa RSG, pinakita nila agad yung Esmeralda knowing na Esmeralda ay isang heal na ginamit ni Iacno na pwersa na maglapo-lapo ang TNC. Yun at nga. Bigla nilang ginawang XP lane kung saan katapat ito yung lapo-lapo at yung lapo kasi may mga shields. Yeah. Actually, nakipag-share ng... Binate sila eh. Kumuha ng ano, XP. Ng level 4 si Demon Kite. Na-delay actually si Demon Kite. Nakita natin kanina si Chu pumunta dun sa Kramer side. Oo. So I'm guessing na baka nakuwaan ng Kramer dito si Demon Kite. So napilitan siya para ready sila sa third end. Ang bigat nun kaya sinimulan dito ng TNC yung laban. That is the blow by blow na meron na ginawa naman ng TNC. Sorry, ng RSG. Pero meanwhile, yung AOE damage pa rin na meron si Kosei and everybody else from TNC ang mananaig. Kaya makukuha ngayon ni Chu yung turtle. Napagandang team fight at simula sa Phoenix Army. Nakakuha din ng extra outer turret energy shield. Itong si Iacno. Siyempre, maraming gold yan. Pero lamang ngayon si Kosei ng XP. Probably dahil na dinayan din niya si Iacno. Tapos nakakuha pa siya ng isang kill. Naman din nakabante siya. And baka kumove doon sa may mid lane kung saan pwede siyang kumuha ng mga minions pa. Yeah. And that gives him the advantage. Alam naman natin ang Alice ay isa sa mga heroes na binibigyan mo ng double lane kung saan kumuha ka ng gold tsaka yung mid lane. Yeah. Para more stacks tapos syempre more farm. Ganda ng simula para sa side ng TNC. Apat na spells ang kanilang ginamit on that team fight. Now magre-reset tayo this time. Manjin Wolf, nakikita natin na laging sinasabi ng TNC sa mga interviews nila na nagkakaroon sila ng problema sa communication. Ngayon, nakita mo si Kosei ready siya ng mga panahon na yon, which means promising to para sa side ng TNC. Kasi kung iisipin mo, tama yung communication nila doon, tama yung call na nagawa nila doon. Yeah. So this might be the time na makakabawi ang TNC. Mukhang nakapag-reset, nakapag-retreat ang side ng TNC na ibawi din ni Kosei yung energy shields in the bottom lane. Now, we're having the reset of the game as the turtle will spawn in 30 seconds. 2-1. This time, dito muna lilipat ang camera sa baba. Sino ang isa-shutdown dapat ngayon dahil mukhang maganda ang farm ng bawat gold lane at ng bawat XP lane dito sa game na to? I think you have to shut down yung Harith for sure. Pa rin! Kasi may mahirapan sila sa Harith. At the same time sa TNC, dalawa yung problema, Alice tsaka Ling. And TNC, ang pwede nilang gawin ay mag-farm lang nang mag-farm up until the late game kung saan doon sila makakalamang. Lalang nila i-watch out itong si Iacno. Ito na, the one-on-one matchup between Iacno and Kosei. Medyo maglolokal lang yan ng onte. Naiwan. Nagpaiwan si Kosei sa loob ng Zaman Force. Sinusubukang kunin. Sinusubukang sutsutin yung dugo ng Harith. May kita mo doon yung prowess na meron si Iacno katulad ng sinabi ni Wolf kanina on this certain hero na hindi siya natakot, hindi siya nagpasindak dahil lang nakabukas yung ultimate ng Alice. Oo. Alam niyang he had a certain advantage na kahit hindi umaalis doon si Kosei at kinukuha niya yung pwesta ng Zaman Force, na doon sa edge si Harith eh. So, the Edge of Glory. Oo, nakuha niya pa rin yung buff. Pa rin, no? Lumalaban pa rin, grabe! Nagkakasaykuan ang bottom lane matchup. Meanwhile, here in the mid lane, nice setup mula kay Heat. Flicker out kay Heat. Dito, saboy yun!
yung final blow na meron si Demon Kite. Ito naman Tempest of Blades ang magbawi ni Chu. Ito na na! Dreamar and Chu! Double kill para kay Dreamar. Meanwhile, masyado na makunat si Nax. Dahil nanakaw niya yung shield na meron kay Dreamar TZ. That's a 3-4-2 exchange. That is definitely TNC winning that trade. Meanwhile, here in the bottom, nalulugi na si Iyaknu. And yun yung pag-ikot ni Kose. Kung iisipin mo, there are reasons why TNC won that fight. But at the same time, makikita mo din kung ilan yung taong kinukomit nila sa mapa. Kahit si Kose napunta doon sa may turtle fight na yon just to help his teammates. Mm-hmm. And right now, ang nakikita natin clear dito is na nanalo ang TNC in terms of objectives. But at the same time, in the long run, si Iyaknu, naiiwan naman nila. Nakakapag-farm pa rin si Iyaknu sa bottom lane. It's an even lane actually for Kose and Iyaknu. And kung papansinin mo yung nangyari doon sa gitna dahil din doon sa Oppo replay is parehas na mulis yung mga assassins natin. Anong meron ngayon dito, Butters? Kumuha ng purple buff si Iyaknu agad-agad. Oh. And that means gusto talaga nilang gusto niya ng harapan dito si Kosei. Talagang literal na lalabanan at lalabanan niya na to. Yeah. Pwede rin siyang gamitin doon sa upcoming na turtle fight. Mukhang doon na nga papunta si Iyaknu. And kaso nga lang si Light naspatan si Demon Kite. Okay. It rhymes. It rhymes. Magkaka... Pero wala pa ring fight. Wala tonight. Pa fight. Tonight. Yes. All right. Sige. At ngayon, eto na. Sinimulan ni Demon Kite. Yung turtle. Now, papasok si Chu dito with the flinch. Uy! Nag-retree, pare! At yung jungle kung na-retree para dito kay Mr. Chu. Tumutusok na si Chu ng bahagya habang nasa likod naman si Nats. Wala pa rin Falling Star Moon pero yung blood overflowing blood out in wala. Habang yung real world manipulation ipapop ni Aqua. Nandito pa rin si Tremar na gumigit na. Didepensahan pa rin ng dalawang kupunan ang kanilang mid lane. Pero si Chu ay medyo ang ganda ng farm dito. 1-0-3. At nako, napapaganda ang laban, napapaganda ang farm ng TNC. Uy, pero may grabe. Pasok pa rin ang side ng RSG. Dreamar with the setup. Demon Kite, alis na lang. Nandito si Light. Meron bang stretching? May flicker din. Hindi na ata abot pa. Uy. And this time, TNC ang nakakalamang. TNC, ang ganda na din ang sagot nila. Kamunti ka nang makuha ni Iyaknu at nung kanyang mga teammates yung top lane turret. Pero because of the efforts na pinakita doon ni Tremar TZ, napigilan nila at nakagamit pa nga siya ng isang flicker just to take yung mga HP nila ng sobrang baba. And yes! Hindi sila titigil doon, Manjin. Kukunin pa nila ngayon yung orange buff. Mukhang lalaban pa rin sila. Real world manipulation doon sa Electro Final Blow. Yun yung mga boomerangs ni Tremar TZ. Pero 22 seconds para kay Light. RSG punishing TNC doon sa malalim na engagement. Mukhang lalayo na lang si Tremar. Nanggigil sa orange buff ang TNC. It's 5-5. May onting pagbawi para dito sa RSG. Uy. Pero debated! Oh no! Na-bait sila dito pero napaganda ng Yin Yang overturn. Bait din naman! Na meron si Picard! Habang si Ako na lang natitira dito, pinagtutusok-tusok. Tempest of Blades, apat na tusok sa mukha. Tinamaan si Heat and Team TNC kahit papano. Nakakakuha ng mas magagandang trade sa laban na to. Sabi mo nga kanina, ang ganda ng farming na pinapakita ni Chu and doon niya talaga na-utilize. Props to P-God for actually creating that play para sa kanyang mga teammates. If I'm not mistaken, Wolf, right now, I'm seeing Petrify kay P-God. Ayun nga eh. Yan ang uso ngayon sa isang mga Kagura. Whether position 4 o kaya may, sa may gold lane, paminsan Petrify yung magandang combo ngayon kasi sobrang bilis na ng pana mo. Ayun, nung pana, nung payong. Payong. Oo. Ang bilis na ng payong, ang bilis mo na rin makapunta dun sa payong in and out. At sobrang ganda ng setup mo with the Petrify. At mas magagamit mo yung maximum na uptime ng isang yin yang overturn, isang mga changes ngayon. Dahil pag kinombo mo siya with the Petrify, mas bababad yung kalaban. At the same time, mas mataas yung burst damage mo. At ayun na nga yung ginagawa niya. Look at that, P-God! Tinatakot si Aqua and now TNC, they know na pulado ngayon ang RSG. Mukhang susugod sila in this game. Depensa muna ang RSG. And if you are RSG, nag-hope ka dito ng setup mula kay Heat P-God. Makakawala pa rin.
Well, eh, yan talaga yung kayang gawin ng isang Kagura. Tatandaan mo, may crowd control remove yan. Yun nga eh. And light. Okay, alam na ngayon na TNC, natapos na yung Zaman Force. Eto na naman! P God! P for Payong! Payong God! Mega kill na ngayon si Chu! Habay sa amin ni Demon Kite! Kami naman ang pagbawi! Maka-out pa dito si Kose, pero nako! Pinagkukumpas-kumpas pa rin ng mga patela-tela ng Esmeralda Killing Spree! Pero tatlo na sa TNC! Ang nakakalamang masyado bang makunat dito! Ako? Si Nuts! Hindi na ata! Ako with the Void! Ang kunats! Not this time, sabi ni Nuts. Akala natin lamang na sila. Hindi pa pala. Meanwhile, RSG pa ang mangunguna. Woo! Not si Z. Pinapatulog ngayon. Kulang pa ng isang Z para Z ang apat sa side ng TNC. RSG. Ang ganda nung collapse sa pinakita doon ng side ng TNC. Nakuha nila yung mga proper targets nila, naipit nila yung mga members ng RSG, yung mga prime targets sila at one point. Pero hindi nila na-consider na si Nuts lumiligid-ligid doon sa paligid. Yes. At tapos si Aqua, naging libre pa yung crystal niya na tumama doon sa tatlong tao and they get the Lord wow. On top of that Manjin. Sobrang solid nung naging trade for RSG. Akala ko talaga TNC na yon. Perfect setup with everything else. Yin Yang overturn and everything else. But it was Nuts mula sa likod. Yun yung literal na saksak patalikod, saksak yep. Patalikod. Masasabi ko doon, Jin, parang mas problema yun ng TNC, parang lapse in their decision making. Kasi panalo na talaga sila doon sa laban at hindi naman nila kinailangang i-go doon si Nuts. At kung titingnan na, pa natin yung mga items, not enough pa yung anti-heal na makita natin mula sa TNC. So maganda talaga yung umpisa para sa TNC pero dahil doon sa kanilang maling judgment ay doon na sila nadaling. Ngayon pa lang dumating yung Durance nito kay Kagura. Oh. Imagine ko na doon yun kanina. It would be a totally different scenario but now ang RSG mayroon silang kasamang Lord. At kahit not enough yun para sa side ng TNC, Nuts is enough para naman sa side ng RSG. Looking at it, this is a level 1 Lord so hindi kailangan mag-stress gaano ng TNC. There you go. Ooh. Okay, pero nagkapasukan ngayon. Zaman Force nilapak na. Pero oh, Light with the counter Kong and the Bravest Fighter na naman. Chew with the Tempest of Blades. Masyadong masikip sa laban na to. Yun na naman yung mga payungan. Stretching para kay Light pero si Nuts na ang inaatake. Nuts stealing shields. Nuts kung umawag ay why na lang. Flowing blood. Papasok na naman. Normal hit mula kay Kosei. Wala nang mangyayari. Out ang team ng RSG. Wala silang mababasag. TNC with the defense. I like the I like the focus doon kay Iyaknu. Nakita mo na nakailang dash lang si Iyaknu. Hindi kinaya ng shields na meron yung chrono dash niya. Even if may Zaman Force pa. And it all comes down doon sa Petrify neto ni P-God na naabot na ang kanyang 300 career assist. Mm-hmm. P-God. Petrify God. Ladies and gentlemen, from Payong God to Petrify God with the burst damage. We also have to take note na si Chu ay 6-0-4 pala. Yes. Sa game na to. So, kailangan pa rin bisbituin ng RSG yung damage output ni Chu Wolf. Exactly. Meron din silang Berserker's Fury na ngayon kay Tling. At pagpatagal ang laban na to, mas gaganda to para sa TNC. Oracle ang napili ni Tling Martizi. Kasi nga naman, majority ng damage ng RSG ay magic damage na rin. Although may true damage from Kamen of the Harit as may physical mula sa Benedetta. Yung Esmeralda as well as the Eve ay magic. So magandang itemization to mula sa TNC. Here we go. Here we go. We're talking about the late game kanina nung early na pinag-uusapan natin. Binase ng TNC yung draft nila na kapag nalugi man sila early ay makakapag-farm pa rin sila and they have a lot of burst damage outputs in this game. Pero may flank agagawin nyo ng RSG. Nandun sa panalikod si Light. Pero yung Zaman Force na super slow si Nakosei at Light. Nasa gitna sila ng lahat. Pero tignan natin kung bitin pa yung damage sila. Mukhang bitin nga. Pero dahil si Tyra nandun! Pinag-iikot-ikot yung spada niya sa tatlo! Eto na naman si Chu! Makakapag-out si Iyaknu! Makakaisa si Iyaknu! Pero mabibiyak si Iyaknu! TNC! Killing 4! At ngayon, mukhang babasagin nila yung gitna! Si Nuts na lang ang natira! Wala nang antay-antay dito para sa my Lord even if 35 seconds pa. They know that this is the prime time! This is it! Para tapusin nila to! Wow! Wow! Tumitiktok pa! TNC Pro Team is alive, taking game number 1 para sa series na to. Prime time TNC, ito yung hinahanap natin sa kanila, the aggression.
yung ruthless aggression na nakita natin sa kanila nung season 7, nababalik na nila, and Chu looking as